So magpa-park na po tayo. Pag nagpa-park po ako, ganito po ang ginagawa ko. So stop ka muna sa parking area mo. So nakatapak po ako sa brakes or sa foot brakes. Tapos yung cambio or yung shifter, ilagay ko po sa neutral. Tapos nakatapak pa rin po ako sa foot brakes. Angat ko po yung handbrake. Bibitawan ko yung foot brakes. Naramdaman ko na gumano yung sasakyan or parang nilipat na nung sasakyan yung weight niya dito sa handbrake. So doon na siya nakakapit, saka ako ilalagay sa park. Diyan ko na pwedeng patayin yung makina ko. Okay? So explain ko sa inyo kung bakit. Pupunta po tayo dun sa laptop ko, explain ko sa inyo kung bakit ko or kung bakit ganun ako mag-park. Okay? Lipat po tayo. Okay, so before ko sagutin yung kung bakit ganun ako mag-park, explain ko muna sa inyo itong illustration na to or yung image na to. So ito yung transmission box ng automatic transmission. So pansinin nyo, ayan, nakatanggal yung cover niya. And then ito yung parking pole. And then ito yung output gear or shaft. So every time na mag-shift ka ng lever mo papuntang park or P, so itong parking pole mag-i-engage siya dyan sa output shaft or itong gear na to. Yan. So papasok siya sa gitna ng dalawang ngipin ng gear. And once na mangyari yun, once na engage na yun, nakapark na ang maayos yung sasakyan mo. Kumbaga, stable na siya. Hindi na siya atras, hindi na siya mag-move forward, ganun. Stable lang siya kung saan mo siya pinark. Okay? So, punta po tayo dito sa illustration to explain further. So, yung red po parking pole, yung gear po is yung black. Okay? So, dito sa illustration A, yung lever not on P. So, ito po yung situation pag nag-drive po kayo. So, itong gear, umiikot po yan. Either kung moving forward ka, so ikot siya papunta pa ganyan. And then, pag backwards naman yung under mo, ganyan naman yung ikot niya. So, depende sa, depende sa orientation ng transmission mo or ng gear na to sa transmission mo, okay? So, dito po sa illustration B sa baba. So, nakalagay engaged. So, ito po yung mga times na pag nag-shift ka to P or your park. So, yung parking pole po, nag-i-engage po yan sa output shaft or gear. So, papasok siya sa dalawang ngipin ng gear. Tapos, mag-lock lang siya dyan. So, pag gano'n na, stable na yung sasakyan mo. Okay? And then, ito namang illustration C. Nangyari naman to, yung ganyan. So, yung parking pole mo, tumapat dun sa isang ngipin nung output shaft or gear. So nangyari naman niya kasi 'di ba? Ang laki ng ipin ng mga gears eh. So may times na pag-engage mo ng P or ng parking, tatapat siya sa isang ipin. So okay lang 'yun kasi once na bibitawan mo yung brake, mararamdaman mo yung sasakyan mo. It's either mag-move forward or move backwards depende sa level ng parking mo. So, mangyayari lang naman dyan. So, i-slide siya onte and then mag-engage na siya katulad dito sa illustration B. Okay? So, yung question is, bakit ganun ako mag-park? So, meron pong sa mga discussions sa Facebook groups, sa mga car groups, or kung saan mang social media platform. So, merong mga sa napansin ko po, pag nagbabasa-basa ako, meron silang tatlong option. So, yung option number one, dyan po may me. Ito po yung ginagawa ko. So, press foot brakes to stop, shift to end, lift handbrake, release foot brakes, shift lever to P, end. So, kumbaga, once na magawa ko ng shift lever to P, so, pwede ka na patayin yung makina. Ganun. And then, may option 2 rin na press foot brakes. Tapos, i-shift muna nila sa P or park. And then, saka nila itataas yung handbrake.
And then sa kanila bibitawan yung foot brakes. Tapos pwede nila patayin yung makina. And then option 3, tapakan nila yung foot brakes. Tapos shift sila sa P. Then release ng foot brakes. Sa kanila i-lift yung handbrake. Sa kanila papatayin yung makina. So may mga ganong drivers. So yung akin po, kaya ako po ginagawa yung option 1. Kasi po yung gusto ko mangyari, pag nagpapark ako, yung weight nung sasakyan, ang mag-hold sa kanya ay yung handbrakes. So kumbaga eh, instead na iaasa ko yung pagka-stop ng sasakyan ko sa parking pole, mas gusto ko na sa handbrake siya naka-sandal or doon siya naka-ankla or naka-hold. Kasi ang sinesave ko po ay yung parking pole. Well, basically naman, no, or logically, yun po yung purpose ng parking pole. Para maging stable yung sasakyan mo. Para hindi siya gumalaw, hindi siya mandar. Same logic with handbrake. Pero different mechanism. Okay? So, kaya ako sinesave yung parking pole. Kasi, syempre may mga wear and tear yan, di ba? So, para sa akin, mas logical na di ba lang masira na yung handbrakes ko, kakaangat, di ba? Or kakakapit dun sa or kakahold nung weight nung sasakyan versus dun sa parking pole. Kasi, pag nasira po yung parking pole, eh nasa loob po yun ng transmission, mas mahirap pong ayusin, di ba? At saka mas expensive compared kay handbrakes, na pwede mo naman pa-adjust yung handbrakes mo, and then kung maybe kung ubos na yung pads ng brakes, ganun, pwede mo papalitan, di ba? Mas madali siyang ayusin compared kay parking pole. Kasi po, mapapansin niyo po, pag maandar po kayo ng pataas or yung parking area nyo ay inclined yung area, so habang maandar, press nyo yung foot brakes, tapos mag-shift kayo to N, tapos lift nyo yung handbrakes. So mapapansin nyo, pag release nyo ng foot brakes, parang aandar or parang gagalaw pa yung sasakyan nyo. Kumbaga, pag nangyari kasi yun, dun nangyayari yung transition na nililipat ng foot brakes yung weight ng sasakyan nyo papunta dun sa handbrakes. Or kung option 2 and 3, papunta dun sa parking pole. Which is okay lang naman po. Ang problema lang dyan, pag sumandal siya ng maigi dun, kung mapansin nyo sa mga ibang or may mga times dun sa automatic yung sasakyan, pag i-release nyo na po from P, let's say ilipat nyo ng N to D or N or D, papansin nyo po may tunog. Yung tumutunog po na yon, yun po si parking pole sa kasi output shaft. Kumbaga, sobrang ipit ni parking pole pag ni-release mo, punta sa image, so sobrang ipit ni parking pole dito sa gear, pag release mo yan, siyempre may tunog po yan. Yun po yung tumutunog dun. So, yun po yung parang kumakalabog. Ngayon, hindi po ito yung kalabog na every time na mag-shift ka sa automatic transmission. Let's say, i-shift ka ng P, tapos pupunta mo ng N or ng D. May mga car issues po na pag ginawa nyo yung shifting, kada shift nyo po may kalabog. So, iba naman po yung issue nun. Okay, so ibang topic naman yon or iba sa ibang issue po yun. So yung sa atin po, yung parking po lang, okay? So, ganun po. So, kaya ako ginagawa yung option 1. Eto, para lang masave ko yung parking pole. Hindi naman sa sinesave ko na
hindi na siya mag-wear and tear ganyan. Tapos ang iniingatan ko lang na wag siya sanang masira kasi mas expensive nga po siya. Yun lang po yung simple explanation kung ba't po ako ganun mag-park. So mapapansin niyo po yan sa mga groups, merong mga debates tungkol dito sa tatlong option na to. So may kanya-kanya silang explanation, pero to answer the question kung ano ba yung tamang way or tamang option, well, papasok kasi dito yung ano eh, your car, your rules. So it's up to you po. So sinishare ko lang sa inyo yung option ko or yung way ko mag-park. So para lang, you know, just in case na gusto nyong masave din yung parking pole or maiwasan yung kalabog dun sa transmission pag naiipit yung parking pole, yun po yung pwede nyong gawing option. Ngayon dito po sa option 2 and 3, nung medyo bago-bago pa ako sa automatic transmission, nagagawa ko tong ano eh, option number 2. So napapansin ko parang ba't ganun, parang may kumakalabog pag nag-re-release na ako ng park or ng P. So let's say for example, aalis pa lang ako, tatanggalin ko sa P, ilipat ko sa N or D. So napapansin ko may kalabog. So yun, nag-research ako. Then yun nga yun na nakita ko sa mga car groups, sa Facebook groups, mga ganyan. Yun pala yung nangyayari. So gusto ko na sana i-share sa mga subscribers namin or sa mga watchers namin na ganun po yung nangyayari, kaya tumutunog po yung parking pole or yung transmission nyo. Akala nyo sira na, ganun. Pero yun lang po siya. Hindi pa naman po siya sira. Pero yun po kasi yung normal na parang ganun po magtrabaho si parking pole. So ayun po, sana po nagustuhan niyo yung video namin. Kung may natutunan po kayo pa, like and subscribe. And then marami po kaming videos coming up. So stay tuned. Thank you.